Dito kami uli sa firepower, firearms, airgun, airsoft. Karamihan sa mga items dito ay mga airsoft na laruan. Alamin natin yung mga bago nila na mga products. Itanong natin dahil nung unang araw, pumunta ako dito, nakabili ako ng pellet gun. Una ko yung gas blowback gun. At titingnan natin yung mga bago dyan at masubukan natin para may idea kayo ano ang para sa inyo. Depende sa purpose yan eh. Kahit airsoft, iba-ibang purpose. Halika, kayo. Ito tayo. So nakita nyo, mayroong mga rifle. Nakagaya lang din sa ginagamit natin sa Philippine Army, yung M4 or R4. At andyan yung iba't ibang klaseng pistol. At mayroon silang kagaya nito na issue sa atin, yung ating Glock 17, Glock 19. Okay? Subukan natin mamaya. Kung ang una kong kinuha na barrel ay yung gas blowback, plastic yung pellets, mayroong isa na steel yung pellet. Steel BB, steel ball bullet. So yan ang sabihin niyan. Umarex, you know? Steel BBs. So, iba to. Ibig sabihin, mas masakit kung makatama. Around 400 feet per second yung kanyang muzzle velocity. So, kung gagamitin ito sa laro, mas siguraduhin na mayroong PPEs. Personal protective gears or equipment para hindi makadisgrasya. Okay? So, kausapin natin si Grace. Si Grace, wala. Nandito si Grace para ipaliwanag sa atin yung bago nilang product, yung kanilang Glock 17 na airgun, caliber 4.5mm. Okay? So, meron tayong issue, di ba? Yung ating Glock 19, Gen 4, 9mm yon. So, baka ipagtabi natin, hindi mo ma-distinguish eh. Sa malayo, parehas. Okay? So, Grace, gusto kong magtanong dito sa isa niyong product. Anong kaibahan nun doon sa isa na product? Ito. So, ito yung isa kapon. Now, ito yon. Ang bala nito ay plastic. Ito yung magasin. Na-demo ko na sa inyo yun, ang bala niya plastic. Iba. Tapos mayroon siyang sariling green gas, ang tawag? Yes. So yun, green gas. Ngayon, ang kaibahan dito ngayon, dito sa, anong brand nga nito? Umarex. Yung Umarex naman ay ito na. Andito na sa magasin mismo yung gas. So ipaliwanag natin paano gumagana to, anong mga features nito, at ano ang care and maintenance. Okay? So, kanina ay binigyan ako ng simple briefing, overview tungkol sa barrel na to. Nakita natin, kapares na kaparehas yung kaniyang parts doon sa Glock 19 natin, Glock 17, parehas lang. Yung naka-issue sa atin. Okay? At again, huwag nating kalimutan na ma-airsoft man yung dala natin, real gun, huwag kalimutan yung gun safety procedures. Yung 4 cardinal rules of gun safety, huwag yung kalimutan. Dahil nakaka-disgrasya, nakakabulag to. Okay? Hindi man direktang nakakamatay, pero nakaka-disgrasya. Alright. So, gusto kong subukan paano iputok. Alamin natin ang mga procedures. Okay? Meron tayong magamit, pang-twist. Pang-twist to. Ito yung ating magasin. At ang ating bala ay Steel BB, ayan ang bala natin. Ang magasin natin, ang laman nito ay around 20 rounds. Pero lagyan lang natin ng 15 dahil bago. Pag bago ang inyong barrel, yung spring niya, huwag nating pagurin kaagad yung spring, yung tension niya. So, we have to consider that. Kailangan 15 lang muna, huwag mong pilitin 20. Okay, mapwersa. So, ang procedure para sa pag load nitong ating, anong tawag nitong tanke natin? CO2 gas. 12 grams na CO2 gas. Ito ay
disposable. Pag maputok mo na ng about 60 shots, tapon na to. Okay? So, paglagay ito. Yes. Tapos, kasama, it comes with the equipment. Ito yung ginagawa, you know. Oh, itwist yan, andahan, hanggang maghigpit. Tapos, may maririnig. Higpit pa? Pa? Yan. Tapos, bago mo, isara. Yes. Ayun. Nakita mo na, eh, may palpak akong ginawa doon ah. Pero anyway, dapat idritso. Ah, yun yung sinasabi ko sa ipad ko. So, idritso. Para magsara siya doon sa dulo kasi na-open siya eh. Kasi yung gas. Oo, yung gas. So, hindi na to 60, ano, 50 na lang. Anyway, so, ang sunod ay lagyan natin ng bala. Yes. Ito yung bala natin. Ipakita ko sa inyo yung hinihila dito. Saan ba yung hinihila dito? Yung hinihila para mababa yung spring? Dito, sir. Ayun, yung sa dulo. Oh, parehas din. Parehas yung isa tapos. Parehas. Oh. Kaya lang. Pwede niya siya, ang speed loader, bala, sir, oh. Pwede siyang marirecycle as long hindi siya na-deform. Ah. Basta kailangan linisin, hugasan, bago mo siya ibalik. Okay. So, tinan mo ha. Okay. Maghulog ako, pag ganan ko, mahulog din yun. Okay? Three. Yan, tinan mo ha. Four. Five. Ang bala daw, sabi ni Grace, ay pwedeng ulit-ulitin hanggat hindi na-deform. Yes. Kung naging square na yung bala, hindi na pwedeng gamitin. Hindi magkasya dito eh. Pwedeng pulutin uli. Yes, basta balik. So yun siya sabi niya, pwedeng pulutin uli yung bala. Bakit mayroong hindi magkasya na bala? Meron sa kasya yan. Ha? Baka masagat lang. Okay. Okay, ayun. So, yan lang muna. Yan ang bala natin, no? Sige, sir. Ako na bala. Alright. So, meron nating bala. Meron tayong target doon. Susubukan natin. Ito yung ano. Kung naipakita ko sa inyo yung ating naunang pistol, ito, yung plastic, ang pellets na bala, accurate siya within 5 meters. Kaya niya mag-one hole din, mag-touching shot group. Pero nang pinuto ko siya sa 15 meters, nasa Charlie Zone na siya. So, maluwang. Of course, kasi hindi kagaya siya sa tunay na baril na mayroong mag-propel sa kanya na gas. Na yun yung mag-determine sa kanyang accuracy at saka sa kanyang distance na maaabot. Okay? So, ngayon, alamin natin ang kaibahan. So, ito yung target natin. Lapit. Baka sabihin nila, may tama na dati eh. So, ito yung target. Malinis, ha? Malinis, oh. Yan ang target. I-aim ko sa letter A. Titingnan natin kung tatama ba siya sa letter A. So, atas tayo. Alright. So, dito. Ay, teka. Meron akong nakalimutan. Andito yung safety lock dito. Okay? Kung nakaputi, safe. Kung gusto mong i-fire, dapat pula ang kulay yan. Ayos ba? Klaro yan? Alright. Sige. So, ayun. Firing tayo, walang tao dyan. Again, huwag nagkalimutan yung basic gun safety rules. Make sure of your target and what is around it. So, still applicable, di ba? Kahit nasa gun store tayo ngayon, laro lang to, authorize na pumutok dito. But siguraduhin natin, maya-maya, mayroong nag-aayos ng mga pagkain doon. Ah, alam mo yun, maliparan ng bala. Okay? Reload, make ready. Tutukan natin. Alright. Doon ako mag-aim sa letter A doon sa taas, ha? Sa ulo niya. Tapos tingnan natin kung tama andon din ba. Nakita ko left hitting. Anyway. Andito lahat ang tama natin. Pasok ha. Medyo left, hindi ko alam. Ang lalim ng kanyang trigger. Iba yung trigger niya, malalim. Sobrang malalim. But,
sinasanay lang yun. Any type of trigger na meron ka, single stage, double stage, whatever, hindi alibay na hindi mo mapatama. Kahit na mahirap yan, through dry practice, ay pwede mo siyang i-master para hindi mo ma-anticipate ang shots. Ang wala dito pag ganitong klaseng barrel yung ginagamit natin, walang recoil. So, ma-lessen mo yung error mo caused by the recoil. Walang recoil. Okay? So, huwag mong isipin na magkamali ka. So, therefore, i-atras natin around, pupunta ko dun sa around 10 meters kasi lalabas na tayo sa pintuan. Subukan natin. Alright. Yan, nandito tayo. Kaibang firing to. Andito sa ano? Guys, kama na dyan. Labas mo na kayo. Okay? Ayan, ha? That should be around 10 meters. Doon sa letter A. Natin. Look. Pag palayo ng palayo, lalong gumanda ang tama. Look, Jack. Come. See? Yeah? Di ba, ginawa, sobrang dikit? Kanina kasi nanibago ako, sobrang malalim yung trigger. But, nung nakapa ko na yung trigger, so ito na. Di mo? Kung ipantabi ko siya, that should be around 1 inch lang siya. It's good, na? Yung tight, very tight shot group. So, ang isang napatanayin ko dito, yung steel ball bearing or ball bullet ay mas accurate siya kung i-compare mo siya doon sa yung plastic na pellets. So, ang option para sa inyo, kung gusto niyo mas accurate, ang purpose niyo ganun pa rin pang katuaan, galit kayo sa mga taga sa inyong bahay, mas gusto niyo yung steel bullet. Steel bullet ang gamitin ninyo. Yung plastic, mga pang ano yun, cockroach, yung, ano Tagalog yung cockroach? Ipis. Ha? Ipis! Ipis! Pag-ipis yung, ano, yung, what I'm trying to say is, whatever your needs are, you suit or tailor fit your equipment. Kung pangkatawa lang naman, pang bahay, pwede na yung plastic na gun natin kahapon, plastic pellet na bala. At mas maganda ang Umarex na ang gamit ay steel bullet. Ngayon, andito siya. Kadagdagan. Isang palatandaan. Nakaputok ako ng around 6 rounds. But yung ating canister dito, mini canister natin dito ng hangin. This is 65 pesos, 60 shots. Around piso bawat shot. Ngayon, ang ating canister, hindi pwedeng i-recycle yan. So, pag nagamit mo na, maybe within a week, maubos mo na dapat. So, kung nag-load tayo dito, ubusin nyo na in one firing activity. So, yun ang palatandaan. Okay? Then, kapag first time na ginagamit yung pistol, ay mayroong i-lubricate natin. Huwag yung kalimutan. Okay? Anong i-lubricate? Dito yon na portion. Ito yun. Pwede yung WD-40. Okay? Dito yon. Tapos, of course, yung dito sa ano, no? Sa ilalim dito. Yung dito sa pinaglalagyan natin ng ano, doon sa, kung saan natin adjust. Eh, actually, any moving part. Just like our pistol. So, kung ano ang kanyang maximum effective range, that will be determined in a succeeding practice, actual evaluation. Dadalhin ko dun sa Army firing range at ipakita ko sa inyo na kung yung nauna kong baril ay kaya siya sa Charlie Zone, palagay ko ito, mas accurate ito eh. Sa palagay ko lang, I have to validate myself, no?
dadalhin ko sa actual na range. Okay? So ngayon, marami mga katanungan na dapat nating masagot. Ang una is prices, ha? Ay masurto tayo dito si Grisha yung nag-manage dito. Ang price itong pupunta lang muna tayo dito sa dalawa nandito. Ang paborito nating M1911 pistol ang inimbento ng mga Amerikano para patumbahin ang mga rumargasa ng mga horamentado doon sa Sulu. Battlewood Bagsak at saka Battlewood Ahok na naalala niyo sa aking vlog. Ito yon, M1911. Ngayon, ang Armed Forces of the Philippines sa panahon ni PRRD, ng ating mahal na Pangulo, ay nag-issue ng Glock 19 Gen 4. At ito yon. Okay? So, ano ba para sa akin ang kagandahan na mayroon tayong alternate gun na pagpraktisan? Ang bala ng 9mm, reload, ah, reload is around 850. Ang bala ng caliber 45 is around 10 pesos. Reload yun. Kung ball, bibili ka sa tindahan arms cord, that should be around 25 pesos. Ibig sabihin, mahal. So, it is quite hard for us to maintain our marksmanship skills if we will use the real bullet, real gun, di ba? So, hindi naman tayo, mayaman. Kung kasing yaman tayo ni Jack, pwedeng ano, araw-araw ka puputok ng 1,000, pwede, di ba? O kasing yaman mo si Rolantan, o si Bien, yung si Bien doon, Bien biyong ko doon sa kapila. Kung kasing yaman tayo ni Grace. Anyway, ibig ko sabihin, bakit pati ako nag-advocate ako airsoft? Kung hindi nga tayo naisuhan ng napakaraming bala for our practices, ang tawag doon, sustainment marksmanship training, pwede tayo sa airsoft. Dahil ang mga principles of marksmanship from stance, regardless yun kung tunay o airsoft ang gamit mo, from grip, parehas. From trigger pressing, aiming technique, follow through, parehas. Sinasabi ko na sa inyo. Okay? So, ibig sabihin, kung bulakbol kayo sa pistol, regardless kung airsoft o yung tunay na baril yung gagamitin mo, bulakbol ka pa rin. So, pag-practicein mo to, that will enable you to build a foundation in marksmanship para makatama ka sa tunay na baril. Ang idagdag mo na lang doon na i-anticipate mo, practicein mo, ay yung recoil. Okay? So, I invite you, maraming mga nag-PM sa akin, hindi ako nagbebenta, ha? Si Grace yun, tsaka si Jack, kung mayari. Kung gusto nyo, bumisita kayo dito sa Makati Cinema Square, sa Firepower, andyan lahat ng mga produkto nila. At ito yung example sa dalawa nila ng produkto na pwede nating bilhin. Okay? So,